lasting marriage? Oh, sa akin kasi, syempre, you have to be committed. Commitment yan eh. So, hindi naman kami sa buong pagsasama namin, hindi naman yan araw-araw mahal nyo ang isa't isa eh, di ba? Meron yang may ups and downs din yun. But, what's important is, alam mo deep inside, kung ano talaga yung pinasok namin dalawa. Magulang kami ng apat na bata, so, I mean, ako, yung maturity ko late din naman na, so, I mean, basta alam nang namin na yung same, yung faith namin, bangga kami doon. So, yeah, yun lang yun, alam namin yung gusto namin. Yeah, so I guess parang hindi naman talaga secret, ano, kasi aside from the faith, ano, na lagi naman namin sinasabi yan, is to respect each other's individuality, di ba? Kasi kahit naman mag-asawa kayo, may individual pa rin kayo, di ba, na gustong gawin, ganyan, na kung sa tingin mo, kahit na sa kabila nung mag-asawa kayo at matagal na kayong magkasama, passion mo to, di ba? Dito ka masaya. So, we respect that. Yan naman ang gusto ko sa kanya. He respect my craft because alam niya, bata pa ako, ito na yung ginagawa ko. So, ito magaling siya sa ginagawa niya eh. So, parang sa akin, I really appreciate that. Pero, aside from that, to respect each other's privacy, may ganun. Di ba sabi minsan, pag mag-asawa, kailangan kahit anong oras ko, gusto kalkalin yung telepono mo, pwede, ganyan. Pero kasi kami, we don't really do that. Ano, pagka, siguro, mangilan-ngilang beses lang yon na may mga ganun na, minsan, ganyan, ano, yung phone mo, ganyan, ganyan, may medyo mababasa mo yung ano. Pero yung, as in, anong password mo? Ano, hindi eh. Kasi, siguro, dahil nandun yung naka-base dun yung, kapag yung foundation ng trust din namin, di ba? Parang, ano yan, magbe-behave lang siya kung kailan mo sinet-check lang. Sabi ko nga, parati ko sinasabi, kung pag-aawayan namin, eh, hindi naman namin paghihiwalayan. Itigilan mo na yan, sayang na oras. Hindi, tsaka... I mean, di ba, third quarter ka na ng buhay mo, then, I mean, simplihan na lang natin. Tsaka okay lang, magtalo kayo, magtampuhan kayo mag-asawa. Pero ang importante, giving up is not an option. So kahit anong mangyari, tsaka mas pipiliin mo na yung magmahal tsaka sumaya kaysa... Pag may tampuhan po kayo, how do you deal with that? Kasi parang iba-iba yung ano namin eh, ang approach namin dyan. Minsan, ano lang, parang after na blah, medyo magkakasagutan kayo ganyan. Tapos biglang silent treatment, quiet lang. Tapos biglang maya-maya, okay na, yung ganyan. Tapos minsan naman, biglang wag na lang muna pag-usapan, gano'n, of what happened. So, iba-iba, alam mo, kaya hindi naman kami nagpapaka-expert actually sa iba na, ito gawin nyo for a successful. No, because maaaring sa amin nag-work, pero baka mamaya iba yung sa inyo, di ba? Pero ito, just sharing what is, ano yung nag-work sa amin. Alam mo, nakakatawa dyan. Kami, matagal na kami, pero... Recently, na-realize namin na hindi pa rin pala kami, kumbaga, wala talaga siyang, kailangan tuloy-tuloy yung, may mangyayari at mangyayari. Mag-a-adjust kayo, kailangan nyo matuto, kailangan yung partnership nyo okay pa rin. Kasi merong mga, may susubukin ka eh. Susubukin ka ng panahon, susubukin ka ng tao, susubukin yung pasensya mo. But yun nga, ang importante dun is, alam mo yung gusto mo.